Araling Panlipunan ika-anim na baitang, pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Mga layunin, sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang. Una, matatalakay ang motibo ng pananakop ng mga Hapones. Pangalawa, mailalarawan ang pagsalakay ng mga Hapon sa Pilipinas. Ikapito ng Disyembre, taong 1941. 5 minuto bago ang 8 ng umaga, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga eroplanong mabilis at mababa ang lipad sa Hawaii. Maya-maya lamang, napalitan ang ingay ng eroplano ng malalakas na pagsabog ng mga bomba. Dahil ito'y 1 linggo ng umaga, nagulat ang mga Amerikanong natutulog pa sa kanilang pinakamalaking base militar sa karagatang Pasipiko, ang Pearl Harbor. Sa Pilipinas, sa parehong araw, ngunit dahil sa pagkakaiba sa petsa bunga ng lokasyon ng mga lugar, binomba rin ang mga base militar ng Estados Unidos sa Maynila, Clark, Subic, Baguio, Cebu at iba pang bahagi ng bansa. Digmaan, ito na ang pagsisimula, at muling naging mailap ang kalayaan ng Pilipinas. Bago tayo magsimula sa ating aralin, tandaan muna ang mga mahalagang salitang ito. Allied Powers, isang alyansa ng mga bansang kinabibilangan ng Gran Bretanya, Estados Unidos, Russia, at iba pa, kabilang ang kanilang mga kolonya. Axis Powers, isang alyansa ng mga bansa na naging katunggali ng Allied Powers na binubuo ng mga bansang Hapon, Alemanya, at Italia. Open City, sa ilalim ng batas ng mga bansa nilalagay nito ang isang syudad na nagdeklara bilang open city ay malayang pasukin ng walang mangyayaring pagtutol o paglaban. Dahil dito, ang lugar na ito ay hindi dapat pinsalain o bumbahin ng puwersa ng mga mananakop. Bago natin balikan ang pagbomba sa Pearl Harbor at sa Pilipinas, alamin muna natin kung ano ang motibo o dahilan ng mga Hapones para gawin ito. Nang magbukas ang 20th century, maraming bansa sa Asia ang nanatiling sakop ng mga bansang kanluranin. Ang Indonesia ay sakop ng mga Olandes o bansang Netherlands. Ang Malaysia ay hawak pa rin ng mga Ingles. Samantala, ang Pilipinas ay nasa kamay naman ng mga Amerikano. Sa ganitong panahon ng paghahari ng mga imperialistang bansa mula sa kanluranin ay ipinahayag ng Hapon ang kanyang hangarin para sa kontinente ng Asia. Ang bansang Hapon ay minsan ang tinaguriang energetic dwarf sa kasaysayan dahil sa husay nito sa larangan ng militarismo at pakikidigma. Ayon sa mga Hapones, ang Asia ay para sa mga Asyano. Hinangad ng Hapon na pag-isahin ang mga bansa sa silangang Asia sa ilalim ng samahang tinawag na Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Pinamumunuan ang nasabing samahan ng mga Hapon at ang layunin nito ay itaguyod at pangalagaan ang interes ng bawat kasaping bansa, pati na rin ang ibalik sa mga Asyanong bansa ang kontrol ng kanilang nasasakupan sa pamamagitan ng pagpapaalis sa mga bansang kanluranin. Gayunpaman, maraming eksperto ang naniniwala na may pansariling pagnanasa ang bansang Hapon na manakop at magpalawak ng kanilang teritoryo para sa kapakanang pang-ekonomiya ng kanilang bansa. Sa ibang bahagi ng mundo ay mayroon na ring mga kaguluhang nagaganap. Noong taong 1939, sumiklab ang 2nd digma ang pandaigdig dahil sa pananakop ng Alemanya at Italia sa iba't ibang mga bansa sa Europa. Sa kontinente naman ng Asia, ang bansang Hapon na kaalyado ng Alemanya at Italia sa Axis Powers ay nagkaroon ng patakarang pambansang sakupin ang iba't ibang bahagi ng Asia bunga ng mga sumusunod na dahilan. Una, upang mapalawak ang kanilang teritoryo. Ikalawa, upang may mapagkunan ng hilaw na sangkap na gagamitin sa industriya at nang may mapagbentahan ng mga produkto. Ikatlo, upang maipagpatuloy ang adhikain ng mga Hapon sa pagbuo at pagpapalawak ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Bukod pa sa mga dahilang nabanggit, ang Pilipinas noon ay nasa Commonwealth ng Estados Unidos, at alam ni na Pangulong Quezon na nalalapit na ang digmaan. Ito ang dahilan kung bakit ninais ni Pangulong Quezon at General MacArthur na mapalakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang relasyon din ng Estados Unidos at bansang Hapon ay nalagay rin sa peligro ng magkaroon ng di pagkakasundo ang mga bansa sa ilang taon ng pananakop ng Hapones sa China. Sa Estados Unidos kasi nagmumula ang mga bakal na ginagamit ng Hapon sa pagbuo ng kanilang mga barko, eroplano at iba pang kagamitang pandigma,
pati na rin ang langis na nagpapatakbo ng nasabing mga barko, eroplano at tangke. Ano nga ba ang naging bunga ng mga pangyayaring ito para sa Pilipinas? Hindi pa nagtatagal ang paghahandang ginagawa ng bansa para sa ganap na pagsasarili ng bansa sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth ay muling nabalot ng digmaan ang Pilipinas dahil sa pagsalakay ng bansang Hapon. Noong ikapito ng Disyembre 1941, biglang sinalakay ng mga Hapones ang Pearl Harbor, ang himpilan ng hukbong dagat ng mga Amerikano sa Hawaii. Ito na nga ang naging hudyat ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pasipiko. Maraming Amerikanong sundalo ang namatay at nasugatan sa nangyaring pangbobomba sa Pearl Harbor. Maraming mga barkong pandigma at eroplano ang nawasak. Kinabukasan, nadeklara ang Estados Unidos sa bansang Hapon ng digmaan. Makalipas lamang ang ilang oras matapos salakayin ang Pearl Harbor, sumalakay naman sa Pilipinas ang mga eroplanong pandigma ng Hapon. Winasak ng mga ito ang hukbong panghimpapawid sa Clark Field, Pampanga. Hindi pa rito nagtapos ang pananalakay. Pagkatapos lamang ng 2 oras nagtungo naman ang mga eroplanong pandigma ng Hapon sa mga lugar sa Hilagang Luzon. Gayunpaman, hindi pumayag ang mga Pilipinong piloto na hindi man lamang lumaban sa mga pagsalakay ng Hapon. Sa pangunguna ni Kapitan Jesus Villamor, gamit ang mas luma at mabagal na mga eroplano, ipinakita ng mga Pilipinong piloto na hindi sila papayag na muling sakupin ang Pilipinas. Dahil sa pagsiklab ng digmaan, maraming mga Pilipino ang nagpamalas ng masidhing pagmamahal sa bayan. Ang sangay ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos, ang United States Armed Forces in the Far East ang naging pangunahing depensa ng bansa sa mga mananakop. Dahil sa polisiya ng Pangulong Quezon at sa pangunguna ni General Douglas MacArthur ay nagsanib ang lakas ng hukbong Pilipino at Amerikano upang labanan at magapi ang mananakop na puwersang Hapones. Nang malapit nang marating ng mga Hapon ang kabisera ng Pilipinas, idineklara ni Pangulong Quezon at General MacArthur ay lungsod ng Maynila bilang open city noong 26 ng Disyembre ng parehong taon. Ito ay upang mailigtas ang mga mamamayan nito sa trahedya ng digmaan at ang mga gusali nito sa pagkasira. Ipinagutos na alisin ang mga kanyon at iba pang kagamitang pandigma sa Maynila. Gayunpaman, hindi ito pinansin ng mga Hapones sa pagpasok ng mga ito sa lungsod. Samantala, ang pamahalaan ng Pilipinas at ang pamunuan ng USAFE ay umatras patungong Corregidor, isang isla sa bukana ng Manila de Bay, at ang mga sundalo ng USAFE ay nag-iipon ng lakas sa bataan para sa opensiba laban sa mga Hapon. Naging matapang man ang puwersang USAFE, hindi naging sapat ang katapangan at kagitingan nila upang magapi ang mga Hapones. Ang USAFE noon ay kulang na kulang sa mga eroplano, barko, tangke at mga kagamitang pandigma. Lubhang malayo ang Estados Unidos sa Pilipinas upang makapagpadala ng karagdagang tulong. Sa paglipas ng mga araw, ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay unti-unting nasasakop ng mga Hapones. Ang tulong na hinihingi ng mga sundalong USAFE sa Estados Unidos ay hindi dumating. Pinili nitong tulungan ang ibang bansang miyembro ng Allied Forces sa Europa gaya ng Grand Britanya, Russia at France na natatalo na ng Axis Powers sa Europa. Sa paglipas ng mga araw, tuluyang bumagsak ang depensa ng Pilipinas sa Bataan at Corregidor. Tumakas sina Pangulong Quezon, kanyang pamilya at ilang miyembro ng pamahalaan, kasama si General MacArthur patungong Australia. Dito na tuluyang nasakop ng mga Hapon ang Pilipinas. Muli, naging mailap ang kalayaan ng bansa. Ano ang mga dahilan ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas? Sagot, upang mapalawak ang kanilang teritoryo. Upang may mapagkunan ng hilaw na sangkap na gagamitin sa industriya at nang may mapagbentahan ng mga produkto. Upang maipagpatuloy ang adhikain ng mga Hapon sa pagbuo at pagpapalawak ng Greater East Asia Co. Prosperity Sphere. Ano ang tawag sa deklarasyon ng isang lungsod upang ito ay malayang pasukin ng walang mangyayaring pagtutol o paglaban sa mga mananakop? Sagot, isang open city. Sa ang mga lugar sa Pilipinas umatras ang puwersa ng USAFE nang sila ay tuluyang magapi ng mga Hapones.
Sagot, sa Bataan at Isla ng Corregidor.